welcome back to our televiewers and welcome doctors. Renal refers to the kidneys po, no? And ano po yung sakit na parenchymal kidney disease? Pag sinabi nating parenchyma, it's the bulk of the organ itself. Kaya ito yung laman ng kidney mismo. Yun po yung pinaka-mass. Yes, oh, yes. Okay. Yung sa ating pong kaso, aside from the kidney disease, I think she had several cortical cysts. Yeah, cortical yung bandang labas naman, bandang gilid. Sa labas naman po yun ng kidney po. Yung so, parang pinapaligid. So yung sa atin po, aside from the kidney na parang damage, meron pa siyang cyst na pumapaligid ho doon sa kidney. I see. Dr. Refuerzo, can you give us an idea, no? What happens to a patient kapag nagkaroon siya ng ganitong klaseng sakit po? Lahat kasi ng kinakain natin, bagamat masarap siya, hindi lahat yun ay healthy sa katawan ng tao. Kung kaya, magtatrabaho ngayon yung ating isa sa pinaka-vital organs natin ay ang mga kidneys. Ang kidneys na to, pinifilter niya, ini-screen niya, tatanggalin niya lahat ang mga nakakalasong substance ng bahagi ng kinain natin at pagkatapos, kanya ring huhulihin yung mga bagay na substance na nakaka-benefit sa katawan. Ngayon, ang nangyari sa pasyenteng mayroong problema sa laman, kung halimbawa ito yung ugat na palabas ng na filter, ito yung ureter, ito yung parenchyma tapos nakapatong yung cortex. Sa kanya, meron ng mga cyst, bukol-bukol dito sa paligid, sira pa yung kanyang laman. More or less, doctor, how do you think laminine helped her, no? Yung laminine ay nakatulong dun sa parenchymal kidney disease because sa parenchymal may problema ang natamaan yung laman mismo where are nandun yung mga filtration units ng kidney, yung tinatawag nilang glomerulus. So yun yung nagkaroon ng problema mismo. Now, when you take laminine, which contains yung 22 amino acids plus the fibroblast growth factor, and according to one research, ang sinasabi nila kapag pinag-combine mo yung amino acid plus yung insulin-like growth factor, which yung FGF is also insulin-like growth factor, ang end result nun will be anabolism or yung repair ng organ mismo. Wow. Instead of yung destruction ng organ. Alam mo, Susan, di ba nakakagulat, no? Because si Tita Vanjie, magbanwa, yung ating sa VTR, she was on the brink of death. People were already visiting her, yung mga kamag-anak niya talaga nakapaligid na sa kanya dahil she had about a week, no? They gave you a week to survive, no? You should see her now. She's up and about. Eh, hinahamon pa nga ako ng jogging, eh. No? And Dr. Rhea, yun hong katulad ni Tita Vanjie, ano ang regular treatment sa ganun? Pag hindi na maganda yung pagsala ng kidney natin, pwedeng iba-ibang klaseng karamdaman. Nasusuka ka, nahihilo ka, or nahihina ka. Pero no, ang kaakibat na dapat gawin mo nun, magpa-check up ka talaga sa doktor nyo. Kasi importante malaman kung anong pinagmumula ng kidney disease mo. So after nun, you will undergo battery of check-up. Meron kasi yung staging, stage 1 to stage 5. So ang pinakamalala, stage 5. Yun ang tinatawag naming end-stage renal disease. Yun na yung sinasuggest na mag-dialysis. Yung dialysis po yan, dalawa, hemodialysis, yung may ilalagay po sa daanan ng dugo nyo na ang magiging alternatibong maglilinis ay yung dialysis machine or pwede ring peritoneal dialysis. Pag nandun ka na po sa stage na yun, yun yung sinasabi sigurong near death na ang ginagawa po ng naming mga doktor, number one, find the cause. Number two, yung signs and symptoms niya, kailangan namin address. Number three, ma-prevent namin yung complication. And then, yung remaining quality of life ng tao na nag-undergo ng dialysis, dapat comfortable siya. Hoping din na mag-recover siya. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Just to let the televiewers know that our case today was stage 5. Wow. And she refused dialysis. Because she felt that hindi kaya ng katawan niya, Susan. Mahina na siya. Ngayon, as we speak po today, she still is not doing her dialysis and she's alive and well. So this is the miracle of laminine. Palakpakan po natin. Pag sinabi natin stage 5, that means ang kanyang function ng kanyang kidney is about 0 to 15 na lang. So less than 15. So ibig sabihin may natira pang function 'yon.
And that is our hope na kahit hindi siya magpa-dialyze muna and we try laminine for the repair, so pwede pang ma-save yung kidney ng patients even without dialysis. As long as mayroong konting function yun. Also, Doctor, we have many instances no, na talaga nagda-dialysis na rin yung tao, pero they take laminine at the same time. Patulad ng sabi nga ni Miss Anna na si Tita Banji, naghihina na. Pero pag yung nagla-laminine sila, parang yung strength nila lumalakas po. So, yung iba nagda-dialysis at the same time taking laminine. What can you say about that, Doctor Ramirez? Just now, an hour ago, I saw a patient almost an end stage, stage 5 already, but the percentage of kidney function is still above 15%. He just showed me his lab reports. And before laminine, his creatinine level is 1,600. Okay. And after a month of laminine, it's already 515. Wow. You can ask Dr. Refuerzo what is her take, no? Kasi marami ho dyan sa televiewers natin na must be feeling something, no? May sakit sa likod or whatever. Ano po talaga po ang symptoms ng somebody who has already the beginnings or the start of kidney failure? Isa sa madalas na nakikita natin ay pananakit sa bandang likuran. Pagkatapos, ito ay masasamahan ng paghirap sa pag-ihi o dili kaya nagsisimulang magsuka-suka o dili kaya nawawalan din siya ng ganang ng pagkain. At kung talagang malala na to, nagkakaroon na rin siya ng simptomas ng pagiging maputla. Dapat lang na umiwas tayo sa masyadong maaalat na pagkain. Iiwasan din natin kung maaari. Huwag na tayong magpupuyat at hindi natin sinasabing huwag tayong magpa-dialysis kung meron ng laminine. Kung kinakailangan pa rin, kinakailangan natin magpa-dialysis. Pero kung wala kang kakayahang magbayad nito dahil mahal ang pagkakaroon ng ganitong procedure, meron tayong alternative. Tama po yung sabi ni Doktora, no? Dahil sa hindi po namin ini-endorse na huwag kayo mag-dialysis. Sundin niyo po ang sinasabi ng ating mga doctors, ang doktor ninyo, yung kay Tita Banji, no? Personal choice niya po na huwag mag-dialysis. And hindi po natin ini-endorse yung ganon. And Dr. Rhea, you have something to add regarding protein, no? Kadalasan kasi pag merong kidney disease, yung iba kinakatakot nila mag-take ng protein. Kasi kung tutuusin po, talagang nire-restrict yung protein intake. And laminine is a protein? Ang laminine po, huwag kayong mag-alala kasi ang laminine, kabilang po siya sa tinatawag na high biologic value. Pag sinabing high biologic value, since nanggaling siya sa egg po, yung pag-take natin yun, i-utilize siya ng body natin, meron siya magiging purpose. So, hindi siya magiging toxic way. So, kung kayo po ay nasa stage na yon na nagpapadialysis, huwag po kayong matakot na isabay niyo po yung laminine sa pagpapadialysis with supervision of your doctor. Very good. Para po makaiwas sa sakit, alagaan ang sarili, have a proper diet and exercise at samahan pa ng laminine at well-rested day. We will have our celebrity guest coming after the break. Don't change the channel. Stay with us. Be alive. And be alive.